binansagan siyang the hitman ng PBA, 4-time PBA champion at naging miyembro na rin ng PBA All-Defensive Team. Siya po si Junty Valenzuela. Siya naman po ang tampok natin para sa pagpapatuloy ng ating Buhay PBA Player segment. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang makatanggap ng mga PBA trivia na kagaya nito. Shoutout din sa ating mga kabasketball na sina Chris Salor, Crix Sammanzano, Lloyd Corpus, Joshua Katbagan, Mark Reliquizon, Justin Coronado, Nicky Marzan, Rio Paldez, Kingpin, Kimberly Ipapo at Akisha Adhi. Si Junty po ay unang nakilala noong naglalaro pa siya sa PBL or Philippine Basketball League noong 1998, kung saan nga kakampi pa niya ang mga future PBA stars na sila Umanzi Rodriguez at Lordy Tugade para naman sa koponan ng Red Bull. Dahil nga sa pagdodomina ng Red Bull sa PBL ay naisipan nitong sumali sa PBA bilang expansion team at bit-bit naman nito ang kanilang mga star players na sila Lordy at Junty. Ang team ay pinamumunuan noon ni Coach Yeng Giao at sa tulong ni Junty ay nakasungkit naman sila ng 3 kampiyonato. Isa si Junty sa mga naging go-to guy ng Red Bull, nga lang ay unti-unti na siyang tinatamaan ng injury sa kanyang tuhod at nagpapabalik-balik na ito. Noong 2008 naman ay supresang na-trade ito papuntang Barangay Ginebra kapalit ang 2009 second round pick at 2010 first pick. Sa umpisa ay naging maganda pa nga ang laro ni Junty at nadala niya sa kampiyonato ang kanyang koponan. Dito ay naging ka-teammate niya sina Eric Menk, JJ Helterbrand at ang kasalukuyang injured player noon na si Mark Kagiwa. Ngunit dahil sa patuloy na pagsakit ng kanyang tuhod ay napilitan na itong magretiro. Ayon pa nga kay Junty ay matapos siyang maoperahan ay hindi na siya nakarecover pa. Tuwing ilalaro daw niya ang kanyang tuhod ay sumasakit at namamaga ito. Para po sa kalaman ng marami, ang injury po ni Junty ay may kinalaman sa tendon sa tuhod na according nga kay Junty ay may crack daw at kinakailangang operahan. Nang matapos naman ang operasyon ay isa-isa nang naglabasan ng iba pang mga injuries niya sa tuhod. At sa edad nga na 31 years old lang ay napilitan na itong magretiro. After naman ng kanyang retirement ay ibinenta niya ang kanyang bahay sa Manila at tumulak na nga papuntang Cebu. Dito ay nagnegosyo siya at ilang taon din ang lumipas ay naging head coach naman siya ng University of San Carlos sa Cebu bago mag-resign makalipas ang 3 taon upang mag-focus naman sa kanyang pagnenegosyo. So iyan po ang naging buhay basketball ng tinaguriang hitman ng PBA na si Junty Valenzuela. At kung meron pala kayong mga PBA players na gusto nyong itampok sa ating Buhay PBA Player segment ay mangyaring i-comment lamang sa baba at akin namang babasahin ito. Manatili pa rin naka-tune in sa ating channel at huwag din kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang una sa mga PBA news, updates at trivias natin. Well, hanggang sa muli!